Idiniklara ng Philippine National Police na no rally zone ang Commonwealth Avenue sa mismong araw ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa ng PNP, magtatalaga sila ng mahigit 20,000 pulis sa lugar para mapanatili ang kaayusan. Naglabas na rin ang rerouting plan ng MMDA. May ulat si Bea Bernardo. Oras nagpulong ang mga opisyal ng Philippine National Police para sa unang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Mismong si PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Vicente Dano Jr. ang nanguna rito. Matapos nito, nagsagawa rin sila ng walkthrough sa Commonwealth Avenue patungo sa Batasang Pambansa. Sabi ng Quezon City Police District, no rally zone ang kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ibig sabihin, haharangin ang mga grupong nais magsagawa ng kilos protesta dito. We will not allow them kasi that will be you will create public disorder sa traffic, pati yung conveyances, yung mga tao na naglalakad dyan sa kalye, nakakaabala. So it's a nuisance. Ang University of the Philippines at Quezon Memorial Circle ang mga itinalagang freedom parks. Pero kailangan kumuha ng permit mula sa lokal na pamahalaan ang magsasagawa ng pagkilos sa QMC. Sabi ni Natividad, may mga nag-apply na ng permit at hinihintay na lamang nila ang approval ng LGU hinggil dito. Sinabi naman ni Bayan Secretary General Renato Reyes na noong July 15 ay nag-apply na sila ng permit para magdaos ng protesta sa Batasan Road. Giit ni Reyes, noong una at ikalawang sona ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakapagsagawa sila ng programa rito. Kaya ang tanong niya, ano ang kaibahan ngayong Marcos administration? Tiniyak naman ng PNP na maximum tolerance ang ipapatupad nila sa araw ng sona. Pero kung sakaling hindi na magkontrol ang mga magsasagawa ng pagkilos at maging marahas sila, ay mapipilitan ng PNP na gumamit ng puwersa. I would like to stress out na ang presence po ng ating PNP sa area is to safeguard not only the zona but to safeguard the whole community, pati sila. Asahan naman ang random checkpoints at border control sa Metro Manila. Nasa 22,000 na police ang i-deploy para sa zona. Naglabas naman ang traffic rerouting plan ng MMDA. Dahil inaasahan ang mabigat na traffic sa Commonwealth Avenue, inaabisuhan ang mga motorista na gamitin muna ang mga sumusunod na alternatibong ruta. Para sa mga galing sa Quezon Memorial Circle papunta sa Fairview, maaaring dumaan sa North Avenue, kumanan sa Mindanao Avenue, kanan sa Sauyo Road o dumaan sa Quirino Highway papunta sa destinasyon. Sa mga galing naman ng Fairview papunta sa Quezon Memorial Circle, maaaring dumaan sa Sauyo Road o Quirino Highway papunta sa Mindanao Avenue at kumaliwa sa North Avenue. Ito naman ang ruta para sa mga papunta sa Quezon Memorial Circle patungo sa Fairview via Marikina. Para naman sa mga sasakyan mula sa C5 Road na papunta sa Circle, narito ang inilatag na alternatibong ruta. Sa mga truck na galing sa C5 along Katipunan Avenue, maaaring dumaan sa Luzon Flyover at kaliwa sa Congressional Avenue papunta sa destinasyon. Magbubukas ng zipper lane ng MMDA sa southbound portion, then Commonwealth Avenue para sa mga government officials at guests na papunta sa Batasang Pambansa. Tinatayang nasa mahigit 1,000 MMDA personnel ang i-deploy sa araw ng SONA. Bea Bernardo para sa Bayan.